Pamilyar sa berdugo ang matandang nakatindig sa pangpang. Matagal na panahon na rin ang nakalilipas nang umiral sa lalawigan ng Katanyagan ng isang dayong Batanggenyo na napakahusay pagdating sa panggagamot. 3 taon din ang inilagi nito sa lalawigang yun. Sa mga panahong yun, ay lahat ng lumalapit dito para magpasuri at magpagamot ay hindi nito tinatanggihan. Lahat ay napapagaling at gumagaan ang pakiramdam. Usap-usapan din noon na lumigaw kay Lola Chedeng ang manggagamot na yun. Kaya nga lang ay pumutok sa buong lalawigan ang pagpapakasal ni Lola Chedeng sa pinakamalakas na antingerong si Lolo Kulas. Buhat noon ay wala nang nakakita pang muli sa mahusay na manggagamot na yun. Naputol ang paghahalungkat ng berdugo sa nakaraan nang maramdaman nito ang napakatinding puwersang humihila sa kanya. Gawa iyon ng lubid na nakatali sa kanyang bisig. Nahawak-hawak ng manggagamot ang kabilang dulo. Hindi niya malaman kung anong klaseng lubid ba yun. At gayon na lamang ang puwersang inilalabas nito. Walang nagawa ang berdugo kundi magpatianod sa puwersang nanggagaling sa lubid na hila-hila ng matandang manggagamot. Patakbong hinila ni Tata Eko ang lubid na nakatali sa berdugo. Naibulong na ng mga kaibigan niyang lamang lupa ang patungkol sa pagkatao ng berdugo at ng mga kakayanan nito. Ayon sa kanyang mga kaibigan, ay isa ring antingero ang berdugo. Pero bagaman antingero ito, ay kapwa antingero rin ang mga pinapas lang nito, kapalit ng malaking halagang ibinabayad sa kanya. Tama rin ang hinala niya na ang tinatangan ng berdugo ay ang mutya ng putik. Higit 10 ulit ang itataas ng antas ng kakayanan at lakas ng nagtatangan nito oras na nakatapak sa putik ang mga paa nito at nababahiran ng putik ang katawan. Unti-unting nauunawaan ni Tata Eko ang sitwasyon kung saan niya inilagak ang kanyang sarili. Sa mga oras na yun, ay bumubuhos pa rin ang ulan. Basa ang kalupaan ng lugar na yun, sadyang napakalakas ng sasagupain niyang kalaban. Ngayon niya napagtanto na isang malaking panganib ang susuungin niya para lang sa babaeng dating inibig. Habang tumatakbo at kinakaladkad sa kabilang dulo ng lubid ang berdugo, ay naglabas ng isang botelya si Tata Eko mula sa kanyang sabitan. Nilagok niya yun. Ang epekto noon ay para palakasin ang kanyang pisikal na lakas ng 10 ulit. Muli ay kumuha siya mula sa kanyang sabitan ng isa pang botelya at nilagok. Ang bisa naman noon ay para pataasin ang kanyang kabal ng 20 ulit at muli pa siyang naglabas ng isa pang botelya at nilagok. Subalit halos masuka siya dahil sa lasa ng huling botelyang ininom. Kain naman! Malay! Pangparegla pala ito! Tiga! Nasaan na gayong isa pang botelya? Muli ay kumapa siya sa kanyang sabitan at nailabas nga ang huling botelya. Agad iyong nilagok ni Tata Eko. Pagkalagok na pagkalagok niya noon ay mas bumilis siya ng 5 ulit. Agad niyang nilibot ang kasukalan para makahanap ng lugar kung saan tuyo ang lupa. Subalit wala siyang mahanap. Sadyang kapapasok lang ng tag-ulan noon, kung kaya't hindi tumitila ang ulan. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang makipagtagisan ng kakayanan sa berdugo kahit basa pa ang lupa.
Limang minuto lamang ang epekto ng mga ininom niyang botelya. Kailangang tapusin ang laban bago matapos ang nakatakdang oras na yon. Isa lang sa dalawa ang dapat mangyari. Ang mapaslang niya ang berdugo o di naman kaya ay maisama niya yon sa kamatayan. Tumigil sa isang parte ng kasukalan ng dalawa. Tinanggal na rin ni Tata Eko ang pagkakagapos ng lubid sa bisig ng berdugo at saka isinilid yun. Malaki sana ang pakinabang ng lubid. Subalit ang kapalit noon ay ang pag-igsi ng pamamalagi ng kanyang kaluluwa sa kanyang pisikal na katawan. Gusto ko nang kumpirmahin. Ikaw ba ang naglahong manggagamot na naging bantog sa lalawigang ito noong araw? Tanong ng berdugo habang himas-himas nito ang bahagi ng kanyang bisig kung saan kaninang gumapos ang lubid. Oo, ako nga, maiksing sagot ni Tata Eko. Pinipilit niyang huwag pahabain ang usapan. Malaking problema kapag naubos ang 5 minuto nang hindi pa natatapos ang laban. Sinasabi ko na nga ba, ikaw si Tata Eko. Alam mo ba kung anong desisyon ang pinasok mo? Isa kang manggagamot. Paano ka makakalaban sa isang antingerong katulad ko? Ganire! Pagkasagot na pagkasagot ni Tata Eko ay malakas itong tumakbo papalapit sa isang puno. Ipinadyak niya sa katawan noon ang kanyang 2 paa para mas mapabilis ang pagsugod. Bumulusok si Tata Eko papalapit sa berdugo. Inilagay ni Tata Eko ang 80% ng kanyang enerhiya sa kanyang kamao. Nais niyang tapusin na ang laban sa isang suntok. Subalit naging maagap ang berdugo. Inilagay rin nito ang 80% ng kanyang kabal sa kanyang malaking itak para ipangsalag sa manggagamot. Tumama ang kamao ni Tata Eko sa malaking itak ng berdugo. Sa sobrang lakas ng enerhiyang inilagay ni Tata Eko sa kanyang kamao ay nabasag noon ang malaking itak ng berdugo. Dumiretso ang kanyang kamao sa mukha noon. Napaatras ng isang hakbang ang berdugo. Subalit hindi kakikitaan ng anumang uri ng pangamba sa ekspresyon nito. Binitiwan na ng berdugo ang hawakan ng nasira nitong itak. Wala na yung silbi sa mga pagkakataong yun. Mahigpit nitong hinawakan ang bisig ng manggagamot. Dahil doble ang laki niya sa manggagamot, ay madali niya lang iyong naitaas at 5 beses na inihampas sa lupa. Bagaman matindi ang sinagawang kontra-opensang iyon ng berdugo, ay hindi nagkaroon ng pinsala si Tata Eko. 20 ulit ang itinaas ng kanyang kabal. Hindi yun basta-basta masisira ng pisikal na pag-atake. Buong lakas na inihagis ng berdugo ang manggagamot. Tumama ang katawan ni Tata Eko sa hindi katandaang puno. Dahilan ng pagkabuwal noon. Subalit nakatindig pa rin si Tata Eko. Muli ay walang pag-aalinlangang sumugod. Nagmuwestra si Tata Eko na susuntukin nito ang mukha ng kalaban. Pero sadyang buo ang loob ng berdugo. Nasalubungin din ng kamao ang pag-atake ng manggagamot. At sa isang iglap ay nag-iba ang posisyon ni Tata Eko. Tila humiga ito sa ere. Bigla ay lumitaw ang hawak nitong lubid na panggapos ng kaluluwa. Ang kabilang dulo noon ay nakatali na sa mga binti ng berdugo. Buong lakas na hinila yun ni Tata Eko na siyang ikinatumba ng kalaban. Muli ay tinanggal ni Tata Eko ang pagkakatali noon at muling isinilid sa kanyang sabitan. Kung gaano niya kasi katagal gamitin ang lubid, ay mas mahabang oras ang mawawala sa haba ng kanyang ilalagi sa mundong ibabaw. Walang inaksayang sandali si Tata Eko. Mabilis siyang kumubabaw sa berdugo.
ibinuhos niya ang 80% ng kanyang enerhiya at 50% ng kanyang kabala sa kanyang mga kamao. Sunod-sunod niyang pinagsusuntok ang mukha ng kalaban. Balak niyang basagin ang mukha noon bago pa man matapos ang 5 minuto. Subalit dahil nababasa ng tubig ang lupang pinahihigaan ng berdugo, ay mas tumaas pa ang pananggalang nito. Ni hindi nagkaroon ng pasa ang mukhang kanina pang sinusuntok ng manggagamot. Laking pagtataka naman ni Tata Eko dahil hindi pumapalag o lumalaban ang berdugo. Matatapos na ang 5 minuto, inilagay ni Tata Eko ang lahat ng kanyang enerhiya at kabal sa kanyang mga kamao. Mas bumigat at lumakas ang mga ginagawa niyang pagsuntok nang biglang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng kalaban. Nakangiti ito at nang uuyam. Ang buong akala mo ba ay wala akong alam tungkol sa bisa ng mga botelya ng langis na ibinibenta mo? Nakita akong uminom ka noon kanina habang tumatakbo ka at kinakaladkad ako. Kung di ako nagkakamali ay tapos na ang 5 minutong bisa niyan. Sambit ng nang-uuyam na berdugo. Aalis na sana si Tata Eko mula sa pagkakadagan nito sa kalaban nang biglang maramdaman nito ang kamao ng berdugo na tumama sa kanyang muka. 5 metro ang itinalsik ni Tata Eko bago matumba sa lupa. Tapos na ang bisa ng mga botelya ng langis na ininom niya kanina. Tanging ang lakas at proteksyon na lamang na ibinibigay ng kanyang kaibigang kapre na nakasanib sa kanya ang kanyang inaasahan. Mula sa pagkakahiga ay tumindig ang berdugo. Lumapit yun sa manggagamot at buong lakas itong sinipa. Tumalsik si Tata Eko at bumangga sa katawan ng malaking puno. Halos panawan na siya ng ulirat. Naaaninag niya pa rin ang nakatindig na berdugo habang nagsasara ang talukap ng kanyang mga mata.